Hello! Magandang hapon, mga ka-natural lover. I'm your host, Sandara Roon. Yes, mga ka-natural lover, kung napapansin nyo po, nandito po tayo ngayon sa aking tahanan. Yes, mga ka-natural lover, dahil po, ipapakita ko po ang aking po mga blacklock sa aking garden at sa aking pong mga halaman ng mga gulay. Ililibot ko po kayo sa aking munting tahanan dito po sa labas, hindi po sa loob. Kaya, mga ka-natural lover, tayo ay mag-iikot. Ipapakita ko ang mga pinagpapagurang ko buong araw kung ako po ay hindi nagbablog. Dahil minsan nasa bahay po ako. At syempre, marami po akong nagagawang trabaho. Kaya, shoutout nga pala sa aking kaibigan na si Nico Raol. Shoutout din po sa aking mga kamag-anak, kapitbahay, kaibigan. Aking mga kamag-anak ay Kapispisan Family, The Asis Family, Roon Family, Rocco Family, at Guardian Family, at aking mga kapatid sa Batangas, lalo na ang mga Salazar Family, Indaya Family, at kay Ate Daisy, kay Ate Nini, Emilda, Ate Mila, Jokno Family, at Kuya JR, Kuya Verdoy, kay Ate Edith, Ate Rosalie. Ate Rosalie, kamusta ka na? Magpagaling ka ha? Pasensya ka na kung hindi ako nakakatulong sa'yo dahil kapos na kapos din ako. Ayaan mo, may awa ang Panginoon, bibigyan kita ng grasya dahil naghirap din ako ngayon dito kaya hindi ako makapagpadala sa'yo. Pero hindi ako nangangako sa'yo. Maka magkapera ako. Mabibigyan kita. May pagaling ka lang dyan. Magaling ka at manalangin tayo sa Panginoon para at papano ay maibsan yung sakit mo at kalungkutan mo. At sa aking mga Rumblin' Vloggers at sa mga tao pong aking mga fans, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa mga pagsasubscribe nyo araw-araw at saka panunood. Hindi ko na kayo isa-isahin kung sino man kayo. Kaya Diyos na po ang bahala sa inyo magsukli. Kaya halika, iikot ko na kayo sa aking munting garden. So, ayan po ang aking pong Ephesia. Mga ka-nature lover, ito po yung ang aking mga pinagpaguran. Hinangin ko po siya sa aking pong bintana, sa aking bahay kubo, at meron po tayong bulaklak din po na butas-butas, ornamental plant po, pang indoor tsaka outdoor. Ito po ay ating pong monstera. Siya po ay kasama po yun sa mga pelodendron. Ayan pa po ang aking mga bulaklak. Diba? Ayan po ay pwede po kayong bumili sa akin para naman meron po akong pambili ng bigas pang araw-araw at meron po din akong pagkakakitaan dahil syempre nag-iisa lang ako sa buhay. Unawain nyo naman ako mga ka-nature lover dahil kung meron lang din ako, namimigay din ako. Pero pagkapos talaga, pasensya. So, ito pa ang ating bulaklak. Ito pong ating mga badyang. Diba? Ang gaganda na nila. Lulusog na nila. Mga ka-nature lover. O, meron pa tayo dito, oh. Sama-sama na po yan sila sa isang paso. So, ayan. Papasok tayo dito sa aking munting garden. Ayan po ang aking mga bulaklak. Sa haba-haba po ng panahon,
na ating ginugol dito sa garden ko. Ito na po yung aking mga bulaklak. PM lang po kayo kung sino po ang gustong bumili ng aking mga gabi-gabi. Dahil papano, binibenta ko rin po yan para rin pambili rin po ako ng pagkain. Oo. Kaya pasensya po kayo mga kanature lover kung hindi ko nabibigyan ng bulaklak dahil buy and sell din po ako. Minsan po pera ko napupunta po sa mga bulaklak dahil namumuhunan din po ako. Pero sana unawain ninyo ako dahil inaamin ko madamot din talaga ako. Pero depende naman kasi di naman lahat ng oras ako ay mapagbigay. Siyempre, tao lang tayo. Yan po, oh, meron pa tayong mga gulay. Ayan, medyo mapayat po si Stasa kasi gawa po ng umulan. Hello, orchids! Oh, itong aking pong mga orchids na tinanim ko po yan dito sa aking garden kasi baka mawala. Mahirap na. Ayan po, meron tayong orchids. Violet. Ito po, oh, giant po siya na orchids ba ito? Kasi sa na barter ko, giant daw yan. Tsaka ito, may giant po yung tayong orchids. Pero hindi pa siya namang mulaklak. Mga bougainvillea ko. Ayan. Hello, Singgomion. Ang aking friend. Hmm? At meron po tayong lemon. Ayan. Hilaw pa yan. Nilay ko lang yan siya sa paso na lata. Pero tumaba na rin. At ito, oh. Meron po tayong mani. Nilay ko lang sa paso. Nag-try po tayo kasi sayang kasi ang space. Aking pong Hoya orchids. Hindi pa po siya namumulaklak. Hello, Tibor! O, diba? Napapansin niya na siya. Hmm. At meron po tayong orchids pa ng iba-ibang variety. Yun nga, pinakita ko na sa inyo. Hmm, ganda po. Hello, Caladium! Hmm. Diba? Hala, mauubos na to. Kinakain talaga siya ng ano, kaganda na yun, kinain ng kinain. Ano, namatay na siya. So, ayan, mga ka-nature lover. Kaya, yan po ang aking ampalaya. Marami po itong bunga. Kaso lang, pinansin ng maraming tao. Kaya nagtampo at namatay po yung mga bunga, naganda bulok. Kasi yung doon sabi, pinapansin na mamatay. Pero ewan ko ba? Tapos, ayan, di ba napansin nyo na? Kaya lalabas naman tayo. So, ayan, may iba't ibang variety po tayo ngayon ng mga crotons. Kung sino pong gustong bumili, PM lang po. Ayan, di ba? Yan po ang kinaabalahan ko araw-araw pag wala pa kong client sa manicure, sa ribbon, o anong paman. Akin pong nagbibigyan pansin lagi po ang aking mga garden. Diba? Kaganda-ganda niyan. Bili lang kayo kung gusto nyong bumili. Napakuha sa Barangay Mapalo. Ayan. Dahil binibenta ko naman talaga ito mga ka-nature lover. Pamili po tayo ng bigas araw-araw. Pangkain. Masaya ko nga sa inyo. Hindi ako naasa sa ano pa man. Kikilos at kikilos pa tayo hanggat malakas. At pumahina na tayo, Panginoon lang bahala sa akin. Oh.
Sino nagsasabi sa akin na ang aking tahanan ay pangit? Abay, hindi. Yan po, ang aking tahanan po ay mansion po sa akin. Dahil bigay po yan ng Panginoon sa akin. So, pasasalamatan ko po. Dahil kapag hindi ko po sila pasalamatan, para na akong magtampo. Ayan po ang aking tahanan. So, yan po ang aking tahanan. Mga garden na bigay po sa akin ng Panginoon. Kaya pinahalagahan ko po yan. Sipag at syaga po at pagod ang ginagawa ko sa tahanan ito. At kung napapansin nyo po, mayroon po akong garden dito. Itong mga garden na po ito ay mga gulay naman. Yan po, may mga lemon. At meron po tayong kamatis. Ayan. Sa sako lang yan kasi ang space po natin ay masyadong maliit. May mga talong po tayo nasa lupa. Ayan. Ayan pa, nasa sako. At itong sitaw po na mula po yan sa DA na ibigay po sa amin. So, itinanim ko na rin po. Ayan, diba? Ang ganda talaga ng aking tahanan. Kaya ang tahanan ko po ay kubo lang. Napakaswerte ko sa buong buhay ko. Dahil dinig ng Diyos ang aking hiling. So, meron po tayong prutas naman. Siguro, alam nyo na ito. Pumayat po siya. Ito po yung prutas po na strawberry. Ayan. So, wala kasi tayong lupa na malaki. Kaya hindi tayo makatanim ng strawberry sa lupa. Mabilis kasi ito dumami. Mataba na ito. Bigla naman siyang ayan. Strawberry po lahat yan, mga ka-nature lover. Oh. Ito na po, iba na po yan. Mga bulaklak. Fish siya. So, halika. Punta natin yung aking tanim pa dito. Ito po yung aking bundo kaya gabi. So, ito na po yung tinampo ko sa inyo nakaraan ng aking mga talong. Po ay violet. At ito po, diba social po, naka-quarantine po ang aking pechay. O, diba? O. Ayan po, sa sobrang sipag po yan ni Sandara, ay pwede na po siyang i-harvest. O, diba? Kailangan pong ikulong ko po sila dahil marami pong mga manok. O hayop, makakalkalin. Sayang naman yung pagtatanim ko. Diba mga ka-nature lover, pwede siyang halo sa isda, sa karni ng baboy, o kaya ginisa, sa bawang, nilaga, kahit ano pa. Pwede na tayong makakabenta kahit ganyan. Pero sa akin, gusto ko makalis ako ng gastusin kaya minsan kumukuha ko dito ng makakain ko sa araw-araw. So kung napapansin nyo po itong tahanan na ito, hindi pa po naalis kasi ayaw ng kapatid kong alis, hindi ko alam ang drama niya sa buhay. Kaya kung ako'y may swerte, ako'y aalis sa tahanan na ito at lilipat upang makagawa ko ng sarili kong pagtataniman ng mga gulay o kay aking halaman. Kaya, diba? Pero okay lang yan. Habang wala pa, tiis lang muna tayo. At kung napapansin nyo po, ito po yung tinampo ko dati. Yung uhot na bit-bit ko nakaraan sa aking vlog. Ito po yung sa palay. So, nilalagay po yan dito sa top po ng ayan, ilalagay po natin. Kasi, paano? Pampataba po ito. Ayan. Bigyan lang po yan ng ating kababayan, mga ka-nature lover. Kaya, nilalagay tayo dito. Sana naman, huwag naman kalkalin ng manok.
Kasi ang manok kasi isa pa namang mahilig magkalkal ng mga tanim. So wish ko lang sana nila kalkalin dahil mamamatay ang aking tanim. Kawawa naman, pinagpaguran ko. So kaya lagyan ko talaga yan sila ng parang harang. Yan. Kaya umuulan siya ng ilang araw. Kaya swerte naman dahil hindi ako mapapagod sa ilang araw na kakaulan. Dahil dito panay ulan na lang ulan. Kaya swerte pa rin kami. Kaming mga probinsyano. Kasi naulan. Kasi sa ibang lugar po hindi naman po naulan. Ayan. Ito po yung uhot na palay. Diba? Sipag at syaga lang po tayo. Huwag po tayo umasa po sa mga bigay po ng iba kung kaya naman nating mabuhay. Pwede rin tayong maghingi. Pero hindi naman sa lahat ng oras, diba? Kasi papaano eh. Kailangan din nila yun. Magbigay. Pero kahit papaano, kikilos tayo. Kasi hindi natin masabi kung ano ang side nyo. Kaya ako, tingnan nyo, oh, mga ka-nature lover. Pinapasa Diyos ko na lang ang aking buhay. Kung ako ba pa'y aabutan pa ng ilang taon. Dahil sa sarili kong ito ay ngayon ko lang naranasan ang buhay na ganito na mahirap naman talaga ang buhay ko. Pero hindi na ako nagsaya nang ako'y kaunting kasayahan lang ako. Kasi mga magulang ko ay namatay sila dahil mga abusado rin sa sarili. Kaya minsan hindi natin sila masisisi dahil ayaw na yata nila rin sa mundo. Kaya nagpaalam na rin sila. So tayo na lang ang natira at mga kapatid ko. So ayan, mga ka-nature lover. Kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mong kakalimutan akong i-like, i-share, and subscribe all. At hit all notification bell para lagi kang update sa bago kong video. Thank you, thank you, thank you.